Hello, good morning. Once again, welcome back to our YouTube channel, Family in Jeddah. Namiss ko kayong lahat. And by the way, guys, before anything else, it's so sad to know the news just yesterday about kay Lloyd Cadena. Napakalaking bagay po niya sa industriya ng ating YouTube industry. Sorry to hear that. Sa family po niya, our sympathy po sa inyong pamilya. I pray and I hope na God's comfort will be with you guys. I know na ma-overcome din po ninyo itong nangyari kay Lloyd. Ma-assure niyo po nakasama po kayo sa aming prayers. So, kami po ay nakikiramay sa mga naiwan po ni Lloyd. Isa po siyang napakalaking impluensya sa industry po ng ating YouTube family. So, I know na makaka-overcome din po kayo. God's perfect time po. So, by the way, guys, again, if you're new to this channel, please hit like, subscribe, and leave your comments down below. Kung meron man po kayo mga comments, kung kayo man po ay may isa-suggest sa mga kapwa ko na marunong mag-makeup dyan, if you have any suggestion, then you are free na mag-leave po ng comments sa ating pong comment section. And meron po kayong gustong ipa-feature, then try po natin na magawa natin. So, na-miss ko po itong umagang ito. Na-miss ko itong makeup episodes natin. So, here we go, guys. Sana ma-enjoy niyo po ulit ang ating pong makeup session. Makeup session sa umagang ito. Okay, guys. Thank you so much for watching. Yun. Guys, importante rin kasi sa ating skin yung well hydrated. So, kailangan, lalo na tayo na mahilig ng makeup. So, kailangan para hindi siya magmukhang dry, lalo na pag ano yung ating pag-makeup. No? Kailangan well hydrated. So, as much as possible, mga 8 to 10 glasses talaga. Ako talagang personally, umiinom talaga ako ng up to 2 to 3 liters a day. And I see to it na well hydrated din talaga yung ating skin. So, yun po. And, what else? Sa ating pong mga working mom, especially mga working mom dyan, so talagang minsan sa pagod natin, nakakalimutan na natin talaga yung mag-wash. So, yun lang talagang kailangan palaging see to it na mawala talaga yung makeup natin. Ma-remove talaga before going to bed. I know na maraming mga momshies out there na talagang pagod na pagod na, no? Sa working mom, pagaya ko. So, tip lang talaga na kailangan talagang palaging tanggal ang makeup na bago matulog. And what else? So, I know na na-enjoy niyo yung mga pag makeup natin. So, yun lang po, laro-laruin lang natin. Ang gaya nito, ito yung pinaka gusto kong makeup portion sa aking mukha. Yung pag-contour, pag-highlight ng ating ilong. So, ganun lang po siya. Napakadali lang. So, kung kayo po iwalang magawa, laro-laruin nyo lang. Pag-contour, pag-highlight. So, again, yung highlights natin should be at least one or twice lighter sa ating skin tone. Ganun lang po. Napakadali.
And guys, marami kasi nagtatanong kung ano daw klase mga brush yung ginagamit ko. So next time siguro ipakita ko kung ano yung mga brushes na ginagamit sa pag-makeup. So minsan kasi okay lang naman yung iba nga manually ginagamit na kamay or just yung sponge na ginagamit. Pero syempre, nakakatulong din kasi yung mga brushes, no? Meron kasi yung brushes na ginagamit pang full makeup cover, yung pang highlights, pang tawag dito, pang contour. So, yung next time po, ipapakita ko sa inyo yung mga brushes na ginagamit natin. Ayun. Actually, ako hindi rin naman ako masyadong magaling mag-makeup. So, siguro yung by through experience na lang din siguro ako natuto. And siguro ka titingin na lang din, no, sa mga professionals ng mga makeup artists. So, yun. Pag mahilig ka talaga kasi sa makeup, matututo ka at matututo pa rin naman talaga. So, kayo na nanonood dyan, nabaguhan, or gusto matuto, ganun lang po. Napaka ano lang naman, madali lang naman actually. Mahirap lang talaga sa umpisa, feeling mo napakahirap, pero as you go along sa pag-makeup nyo, practice makes perfect, ganun lang. At matututunan nyo naman talaga. Ayun, so yun guys, powder and shade. At totoo naman kasi nakaka-enjoy naman talaga yung pag-makeup. Ako talagang bata pa lang nakikita ko yung siguro yung sister ko na mahilig siyang mag-makeup. So, yun siguro siya yung malaking influence sa akin. Kaya, yun, hanggang sa, syempre, nung nag-duty na ako sa hospital, when I started, so kailangan medyo may lipstick, may konting, medyo, hindi naman maputla ang mukha. And then, doon na nag-umpisa yung pag-makeup ko. And, yun na. Talaga sigurong nandun yung passion din sa nandun din yung passion ko sa pag-makeup. At yun, hanggang sa nahasa na lang din naman siguro. So if you guys have any comments, kung medyo meron kayong tip na gustong i-share sa atin pong mga viewers, then you can just leave your comments sa atin pong comment section down below. Try natin itong lipstick from Maybelline. A little brown. Brown ba ito? Brown shade.
That's all for today, guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching this video. So for you to get updated sa kung mga susunod mga videos next time, ipipicture po natin yung mga simple glam Korean meetup. So thank you so much, guys. So for those who are new to this channel, just hit the subscribe button and leave your comments down below kung meron po kayong gusto ng future next video. So thank you so much for watching, guys. Please subscribe, hit like, and leave your comments down below. Okay, thank you so much. Bye-bye. God bless you. Thank you. Don't forget to subscribe!